side hustle that you can do this 2022? Let's go! Welcome back! Shoot ko lang to be Shopee Ambassador. Pero ngayon, i-share ko sa inyo yung mga na-try ko na passive income that you can also do while staying at home or doing just side hustle kahit may full-time job ka pero just a side hustle. Yung mga sasabihin ko ay proven and tested. Ito yung mga na-try ko ang side hustle na baka makatulong sa'yo if you're just stay-at-home mom or stay-at-home dad or just stay-at-home or you have a lot of free time. This video might help you to earn extra income. As in, I used to be a virtual assistant, a social media manager siguro. Sige, manager na natin yan. Manager ako sa Upwork. I tried doing freelancing job. Nag-Upwork ako. Tapos, naghanap ako ng mga racket doon, ng mga madadali. Kasi marami doon eh, parang social media coordinator, social media manager, tapos meron doon virtual assistant, HR. Ang most common job doon ay yung mga parang clerical work, yung more on admin side. So, tapos meron din doon yung, meron din sales, meron din, everything nandun sa Upwork ko. Enroll ako sa isang academy, yung legit academy. Parang online class siya, kasagsagan ng pandemic to. I think 1,500 pesos yung binayad ko. I'm not really sure, pero parang mga ganun. So, nag-enroll ako doon, 3-day seminar, online lang. Tapos, tutulungan ka nila kung paano gumawa ng resume mo, ng cover letter, paano mag-set up ng Upwork account, ganyan. Tapos, yan, tuloy-tuloy na. Parang, figure out ko lang kung ano ba yung strength ko. So, kung sa tingin, galing ka sa sales, then go for virtual assistant, humanap ka sa Upwork na nasa sales department. Ako kasi, I know my strength na more on social media, posting, graphic, design, yung mga small time lang, canva lang. Hindi naman yung ano. Tapos, social media part. Kasi, what you have to do is to ask your client kung ano ba yung gusto niya ipa-post. Normally, meron silang bibigay sa'yo ng mga set of posts that you have to post. You just need to create a design. Kailangan mo malaman yung tone of voice ng items or nung site or nung brand na ipopromote mo. Kung natingin mo, lahat sila naka-pastel, tapos very subtle yung color. You have to really follow that and then submit that to your boss. Tapos, for approval pa nila. Pag na-approve nila yon, check mo yung mga trending hashtag na talaga marireach yung mga kailangang ma-reach na mga tao. Tapos, ipopost mo na yon with Hootsuite. Ito, ang hirap pag-ibig kasi. Ito, it's a platform para to schedule posting for the whole month. So, ang ginagawa ko noon, inuupuan ko siya for like whole day or half day para gawin yung mga text, tapos yung hashtag pinag-aaralan ko. Tapos, sasubmit ko siya sa boss ko, tapos pag once na approve niya yun, isa-schedule ko yun for the whole, for normally ginagawa ko yun for 2 weeks. Gagawin ko siya for 2 weeks, tapos yun, then I'm off to go. Wala na. No string attached. Ganun kadali. And I stay there for about a month. Ang gusto ko dun kasi, gawin mo siya on your convenient time as long as you will meet the deadline. So, per hour kasi yung basis ni Upwork eh. Minsan nga hindi ko pa siya ginagawa everyday. Basta may free time lang ako. Nagkaroon ako ng income na 15,000 pesos sa Upwork na nawi-withdraw ko siya sa BPI ko. Tina-transfer ko lang siya. It's so easy money. Tapos sabi ko, okay, parang hahanap pa ako ng iba pang, ganun sa Upwork, hanap ka pa ng iba mong, kung saan ka magaling. Like, nag-type lang ako doon sa search bar ng Maldives because I know most of the things in Maldives. So, kasi expertise ko yan. So, merong isang client doon. If you can answer this set of questionnaire for me. Tapos, I asked for $20. Sabi ko, $20 is my rate. I can answer all of those questions because I used to work in Maldives. Tapos, sabi niya, parang medyo nag-haggle siya, nag-bargain siya. $15 will do. Sabi ko, okay, go. Eh, ginawa ko yung mga 30 minutes lang eh. 15-30 minutes lang. Yung mga questionnaires na. Kasi parang mag-honeymoon ata sila ng kanyang asawa doon. What restaurant will you advise to go in? Mali. Resort near Mali. Within, malapit sa airport. So, dali lang yun para sa akin. Kasi may vlog din ako about that. Tsaka, kabisado ko kasi yung mga resort doon. So, ginawa ko lang siya sa dali. Tapos, pinasa ko. Tapos, yun, transfer niya na yung money. Tapos, may isa pa akong racket doon. Ano ba yung ginawa ko? Parang ang gusto niya lang, parang gumawa ng isang banner. Tapos, pag gumawa ako ng banner, yung sketch and everything, ipapasa ko sa nila. Approve niya, yes. Tapos, $20 na agad yun. Yung mga ganun. Nag-quit lang ako into Upwork kasi hindi ako makakonsentrate ng maayos. Nung nagiging heavy na yung load ko. Kasi yung anak ko, hindi siya masyadong independent eh. Dependent siya sa akin. Tsaka wala akong parang workplace na tahimik. Kasi pag nag-work ako sa Upwork, kailangan ng workplace na tahimik. Kasi
kailangan mo mag-concentrate. Eh, ang gulo-gulo kasi dito sa bahay. Tsaka, I'm sharing my room with my son. So, ang gulo. Eh, also that time, umuwi yung husband ko. So, ang daming ganap. So, sabi ko, give up ko na tong Upwork. Tapos, hindi lang kaya sa Upwork, ha. Meron din sa fiverr, ito yung site niya. Pwede rin kayo dyan, like, for example, gusto mo ng isang malupit na resume, gagawa ka ng isang malupit na resume. For $5, mura lang nga lang dito, $5, $10, yan. Dito sa Fiverr, kasi medyo barat yung mga tao dyan, there's an OLJ din, yung Online Job Philippines, na sobrang, yung iba nakakakuha ng client din. Ako hindi ako nakakakuha ng client din. More on Upwork talaga ako. Upwork talaga yung talaga nakukuhaan ko ng client. Tapos, marami rin akong naganap na series of interviews sa Upwork. Yung iba, ayoko. Yung iba, ayaw sa akin. Ganyan. Yung iba, yung isa sa Pinterest. Ay, kinukuha niya ako bilang Pinterest. Social media, assign in Pinterest. Ayan. Gusto niya akong maging doon. Eh, hindi ko expertise yun. Tinarn down ko. Tapos, meron ding isa kinukuha ako. Kasi, nalaman niya yung background ko is more on spa, luxury spa. USB siya, tapos gusto niya akong kunin bilang parang virtual assistant na magpa-file and magre-record and magse-schedule ng appointment dun sa mga walk-in guest nila. Tapos, ayun, super dali lang nun. Kaya lang din, required kasi akong pumasok ng graveyard. Para saglit lang naman, 4 hours lang naman sa gabi. So, it, very easy. Kaya lang yung anak ko kasi, I'm sharing a room with my son. So, I cannot really focus on that. So, parang tinurn down ko rin. Ano yun na, hinahabol ako noon kasi nakita niya na maganda yung experience ko from my previous job dun nga sa Maldives Luxury Spa, tapos receptionist. Tapos, alam niya na ang dami kong alam pagdating sa skincare and like sa spa industry, sa and every double niya talaga ako, ino-offera niya ako. Kaya lang di ko rin talaga siya really not for me. Tapos, work ko nga as a social media manager, okay naman siya. Nakakabayad siya ng maayos. Kaya lang feeling ko, masyado yung boss ko, yung naging boss ko doon. Gusto kong gawin yung mga hashtag na sa tingin ko mag-works for the brand. Pero ayaw niya sa akin ipagawa. Gusto kong gawin yung graphics na medyo lively. Gusto niya very subtle. Kasi yun yung tone of voice ng company. Kaya lang parang hindi ko magawa. So ang ending nun, ang baba ng reach, hindi masyadong nagtitrend. Parang, kasi yun yung gusto niya. So ako, sinisweldohan mo naman ako, sige, gagawin ko. Ito lang yung gusto mo. Pero at the end of the day, syempre parang hindi fulfilling kasi hindi mo na-maximize yung alam mong makakatulong sa company. So I say goodbye na din sa client ko na yun. Although yung client ko na yun, mabait ha. Ang ayoko lang sa kanya, everyday talaga kami gusto niyang mag-meeting via Zoom. Minsan yung anak ko sa sobrang harot, humaharap-harap sa camera, nagahayan, hello, hello, kasi Amerikano yung kausap ko, ganun. So parang sabi ko, sige, give up ko na. Enroll pa ako sa pagiging podcast na yun, parang isusulat mo lang or itatranscribe mo lang yung mga sinasabi ng mga nagpo-podcast. Tapos, yun, parang malakas daw yung kitaan nun kasi konti lang yung may ganun sa Pilipinas. Pero, hindi ko rin hindi ko rin natutukan ng panahon. Tsaka, working isolated really works for me. Kaya lang nga, it needs a proper setup. So, I don't have like proper setup kasi may business pa ako, physical business yung Shopee ko. Kung parang hindi ko na siya natututukan. But if you have time, pwedeng i-explore nyo yung Upwork, tapos explore nyo rin yung Fiverr, explore nyo yung OLJ. Yun, ang daling makakuha ng client. Ang dali, easy money talaga siya. Kung talagang into that kayo, ang daling pag-aralan. Tapos ang daming tutorial sa TikTok, ang daming tutorial sa YouTube. You can try that. Most especially talaga, kung meron ka experience sa BPO, sobrang dali lang for you. Sobrang dali, as in. Gagawin mo lang siya on your convenient time. May mga ganun, hindi nagre-require. Pero meron ding nagre-require ng time in, time out. Pero ang kagandahan, hindi ka na mag-work, hindi ka na lalabas. Yung ibang mga kakilala ko, they earn really 6 figures a month para sa pag-VA, no? Maraming successful VA, Amazon VA, and all the... Yung sa Amazon ata yung pinakamalaki, tsaka sa real estate yun. Sila yung pinakamalaki. Pero ako, hindi ko kasi medyo linya yun. So nag-social media lang tayo. So, kasi yun yung mas forte ko. At saka yun yung mas nag-enjoy ako. Yun pa, find something that you're really good at. Find something that you really enjoy and you know what you're talking about. Then, go for it. Kung sa tingin mo, maalam ka sa HR and clerical work, go for it. Sa tingin mo, kung for example, nurse ka, and so, mag-search lang kayo doon sa virtual assistant. Nurse, hindi ko alam, medical assistants or whatever. Nursing aid, nursing job, nursing assistant. Yung mga ganun, maghanap kayo doon. Sobrang daling makahanap ng pera doon. Sobrang dali. Kaya yun, side hustle that you can consider that I also tried. So, try nyo mag-explore ng Upwork, Fiverr, and OLJ. Thank you and sana nakatulong.
Bye!